Parisangkot, hinahangaan ay si Ginoong Abraham Lincoln. Kilala niyo ba siya? Para doon sa hindi nakakakilala sa kanya, siya yung 16th na presidente ng Estados Unidos. At nung siya'y 16 years old pa lang, mahilig na siyang magbasa ng Biblia, mga nobela, at iba't ibang mga aklat na may kinalaman sa siyensya at matematika. Kahit nung araw hindi pa uso ang kuryente, nando sa harapan ng lampara o kandila si Abraham, nagsusunog ng kilay para lang maintindihan ang iba't ibang mga kaalaman. Napansin niyo ng isang matanda, ang sabi sa kanya, "Hoy, Abraham Lincoln, balak mo bang maging presidente ng Estados Unidos? Bakit ka ba basa ng libro?" Alam niyo kung anong sagot ni Abraham Lincoln na nung panahon yun ay 16 years old pa lang, kasing edad ninyo, anong sabi niya? "Hindi ko po alam kung ako'y magiging presidente ng Estados Unidos. Subalit, pinaghahandaan ko kung anumang trabaho ang ibibigay sa akin ng ating Panginoong Diyos." Kaya naman yun din ang aking hamon sa inyo ngayong hapong ito sa mga miyembro ng Batch 2012. Paghandaan ninyo kung anumang trabaho ang ibibigay sa inyo ng ating Panginoon. Ang buhay ni Abraham Lincoln ay makakapulutan ng tatlong bagay. Una, he led a purpose-driven life. Isang buhay na mayroong layunin. 16 years old pa lang siya. Alam na niya, gagamitin siya ng Panginoon para sa kanyang bansa. Kaya nag-aral siya ng maigi. Lahat ng galaw at kilos patungo doon sa direksyon yon. Mayroong layunin ang kanyang buhay. Pangalawa, he had the right attitude in life. Ang kanyang attitude sa buhay ay maging masaya. Anuman ang kanyang kasapitan, kahit na siya ay magkaroon ng problema, hindi yon dahilan para siya ay malumbay at malungkot. At pangatlo, he had a very good emotional quotient. Ano yung emotional quotient? Kaya niyang pagtimpian ang kanyang galit. Kaya niyang umahon, tumayo sa kanyang kinadadapaan. Si Abraham Lincoln, tumakbong congressman, nanalo, nagre-elect, natalo, tumakbo ulit, talo na naman, tumakbong senador, talo ulit, tumakbong vice-presidente, talo ulit. Pero nung tumakbong presidente, nagtagumpay na siya. Ang ating mga honor students na nakaupo dito sa harapan sa pamumuno ng inyong valedictorian at congressional leadership awardee, si Kevin Jones Jalino, ang inyong salutatorian si Venica Piao, ang inyong first honorable mention si Mark Jan Acuña, ang inyong second honorable mention si Aileen Crisostomo, si Bermin Capelan, si John Eric Bakugan, si Catherine Barlaan, si John Matthew Glico, si Crisel Esquivel, at si Crisel Poseña. Lahat sila ay binabati ko dahil sila ay binayayaan ng ating Panginoon Diyos ng mataas na IQ. Hindi ko alam kung anong datas ang pinadede sa kanila ng kanilang mga nanay, kaya sila mataas ang IQ. Subalit, hindi sapat ang IQ lamang para magtagumpay sa buhay. Dagdagan pa ninyo ng isa pang sangkap. Ano yon? EQ. Yun ang kinakailangan para magtagumpay sa buhay na ito. Hindi lamang para sa mga honor students, pero para sa lahat ng miyembro ng Batch 2012 dito sa Cetero Francisco Memorial National High School, Batch 2012. Alam niyo, nung ako'y graduate itong high school 31 years ago, ang aming guest of honor and speaker ay si Senador Jovito Arzalonga. Ang haba ng talumpati niya, inabot ng isang oras. Pero pagkatapos ng 31 years, hindi ko na matandaan kung ano ang kanyang sinabi. Kaya naman, nag-isip ako ng paraan, o paano ba hindi makakalimutan ng mga miyembro ng Batch 2012 ng Cetero ang kanilang Congressman Maggie Gunigundo.
Alam nyo, anong ginawa natin? Noong March 15, nagbigay tayo ng graduation class gift sa lahat ng miyembro ng Batch 2012. Baka naman hindi nyo na ikwento sa inyong tatay o nanay. Pwede ko bang hilingin sa inyong lahat na tumayo ang lahat ng tumanggap ng graduation class gift mula sa inyong Congressman Maggie Gunigundo? Alam niyo, pwede na kayo po. Alam niyo, sa sobrang kagatapos ng 10 araw, yung ating katunggali sa politika, nagpunta rin sa Sitero para mamigay ng graduation class gift. Tama ba? So, ano ang ibig sabihin nun? Hindi naman gagayahin yan kung hindi maganda ang proyekto. Tama ba? Tatanda ninyo, iba pa rin yung nauna. Dahil sa pag-ibig, alam nyo, yung iba sa inyo magkakaroon ng isa, dalawa, tatlong karelasyon. Iba pa rin yung unang halik. Iba pa rin ang original kumpara doon sa gawa sa Green Hills. Tama ba? Ngayon, panghuli, ang trabaho ng congressman ay hindi madali. Baka akala ninyo, eh masarap maging congressman. Mahirap maging congressman. Kinakailangan mong meron kang purpose-driven life, meron kang right attitude in life, at mataas ang emotional quotient. Baka akala ninyo ang trabaho lang ng congressman ay bumati kapag graduation, magpatayo ng eskwelahan, magpagawa ng kalsada at ng drainage, pumunta sa birthday, maging ninong sa binyag, sa kasal, dumalaw sa burol at makipaglibing. Kalahati lang po yan ang trabaho ng congressman. Ang congressman, kinakailangan ng brain work, nag-research, nag-aaral para pag tumindig ka, pwede kang makipagdebate sa iba pang mga congressman tulad nila Edsel Lagman, Luis Villafuerte, Pablo Garcia, Boyet Gonzalez, at Amado Bagatsin. Ganyan ang uri ng congressman meron kayo dito sa ating distrito 2 ng Valenzuela City. Kaya naman ako ay nagpapasalamat sa pamilya Bernardino sapagkat dahil sa kanila na ipatayo ang Sitero Francisco Memorial National High School. Palakpakan natin ang pamilya Bernardino. Sila ang nagbigay ng lupa upang pagtayuan ng inyong paaralan upang sa gayon ang batang taga-ugong hindi na kinakailangan pumunta sa mapulang lupa, sa Genti, sa Maysan o sa iba pang lugar para lang makapagtapos ng high school. Panghuli, ang aking sinasabi sa inyo, ang aking motto, work hard, pray hard, and leave the rest to God. Pwede niyo bang ulitin yon mga graduates ng 2012? Congratulations! At naway maging matagumpay kayo sa inyong mga buhay. Thank you for that heartwarming speech, sir. He gives his words of inspiration. Ladies and gentlemen, our vibrant, generous, effective, and efficient city mayor, no other than Honorable Mayor Sherwin T. Gatchalian, to be represented by Councilor Shalani Soledad Romulo.
Isang magandang hapon po. Pwede na po kayong maupo. Hindi ko po alam kung bakit kami po tuwing graduation po ninyo, kung bakit niyo po kami kailangan pakinggan. Tinatanong ko po yan, bakit ba kami nila pinapakinggan? Una, siguro dahil ako po ngayong hapon ito ay ang kinatawan ng ating Mayor Sir Winty Gatsalian para batiin kayo. Bukod po doon, bakit ba? Ano bang meron kami na kailangan ninyo kaming marinig? Ibig sabihin ba noon ay mas magagaling kami kesa sa inyo? Ang sagot ay hindi. We are neither good nor better than any one of you. Kaya po kami nandito ay baka marahil dahil yung mga pagdadaanan po ninyo sa mga susunod na taon ay napagdaanan na po namin o kasalukuyan po namin pinagdadaanan. There will be a lot of experiences in your life, graduates. Meron po sa inyo, darating yung time, mai-in-love po kayo. Magkakaroon na po kayo ng relasyon. Aakalain nyo, eto na talaga to. Tapos, hindi pala. Pero, hindi ibig sabihin nun ay merong mali sa inyong sarili. Dahil tatanungin ninyo yan, bakit kaya minahal ko naman to ng totoong totoo? Binigay ko naman lahat-lahat, pero hindi pa rin naging successful. Bakit kaya? Hindi ibig sabihin, hindi kayo tama o hindi kayo naging tapat. Darating din ang panahon, mag-a-apply na kayo sa inyong mga trabaho. Maaaring sa unang pag-a-apply ninyo, hindi yung inaasam-asam ninyong trabaho ang makukuha ninyo. Pero hindi pa rin ibig sabihin yan, hindi kayo magaling. Hindi pa rin ibig sabihin yan, hindi kayo tama para sa trabahong yon. Maaaring hindi pa yon ang panahon para ma-inlove kayo o para sa trabahong yon. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Simple lang po. Lahat po yung mga experiences na yan, pinagdaanan po namin. Hindi po madali. Pero alam ko na ang batang Valenzuelano, pinanganak pa lang kayo, meron na kayong angking galing at talino. At lalo na ngayong hapon ito, yung angking talino nyo lalo pang na-enhance at gumaling dahil kayo ngayon ay graduates na. Let me also share with you a brief story. Meron pong isang bata, pang-apat po siya sa magkakapatid na walo. Ang pangalan po niya ay si Eric. Meron bang Eric dito? Pero hindi ito ikaw. Si Eric po ay pang-apat. Si Eric po ay anak ni Mang Benji. Si Mang Benji po ay isang magtataho. At ang pangarap po ni Eric, ang kanyang wish, araw-araw wini-wish niya. Sabi niya, sana tay, magkaroon naman ako ng bagong sapatos. Yung sapatos po ni Eric, siguro mga 2 years na niyang suot. Araw-araw, nakikita niya sa mga kaklase niya, bago yung kanilang sapatos. So sabi ni Eric, yung kaklase ko, bago yung sapatos, sana ako rin. So araw-araw, kinukulit na yung tatay niya si Mang Benji, tay, bilan niyo naman ako ng sapatos. So, nagtatampo na po si Benji. Sabi ni Benji,